Ayan po, maraming salamat sa pag-tune in nyo sa ating channel. Ako nga pala ang iyong kriminalistik dito sa YouTube at nagsasabing magandang umaga o gabi sa ang kamanaroon at nanonood dito sa ating channel. Maraming salamat. At ito, gaya ng promise ko nakaraan na video ko, sa shoutout po, maraming salamat sa pagsuporta nyo at panonood nyo sa ating channel kay Florabel Cubio, si Tuber po yan, at si Wingline and Jansky Castle. So maraming salamat. Sana po suportahan din po natin sila at manood din po na tayo ng kanilang mga ideas at si-share. So ang i-discuss ko sa atin o i-share ko sa inyo ngayon, napaka-ikli lamang, gagawin lamang natin itong 5 minutes video, kaya hanggang sa matapos para mabuo itong ideas na to. Ang ito nawag natin yung patagalin, cybercrime. Ang cybercrime ay ito ay computer related cases na nagaganap sa ating bansa. Ngayon po may framework po itong cybercrime, kaya nalalaman ng mga investigator natin at na detect nila yung suspect. Ganito po ang framework niyan. Ang crime, pag mayroon pong cybercrime, ang ginagawa po ng investigator, ang unang ginagawa niya dyan ay inaalam niya yung IP address. So, ano po yung IP address? Sa mga IT, alam na ito. Congratulations sa inyo. Sa mga hindi pa makakaalam, ang IP po ay ito yung internet provider. Ang internet providers po ay example nito ay YouTube, Facebook, Yahoo. Kung other gumagamit pa ng server na may IP. So ngayon, once na ma-detect nila yung IP, pupuntahan po yan ng mga investigator. Tapos aalamin nila yung detalye. So sasabihin po ni YouTube or ni Facebook or ni Yahoo, doon po yung internet provider ang detalye. Doon na po malulocate yung location. So pag detect na yung location, another isa iimbestigahan uli yan hanggang sa ma-detect nila yung suspect. Naaalala niyo po ba kung mga sensational case natin na umabot sa Senado at napapanood ng madlang people? Naaalala ko na lang yung Katrina Halili scandal. So ngayon yung medyo bago si Decoy Decoy, di ba, nalaman niya kung nasaan galing yung video at kung sino ang tao at nasa likod nun. Kumanta pa, di ba, babaliktad yung statement niya kasi naiipit na siya at dumating ang time na sinasabi niya ito si ano, ito na, ang hirap ng paniwalaan. Pero ang logic doon, natris ng investigator kung sino at saan in-upload yung video. Di ba, napakadali at shortcut na idea. So sa mga detalye niyan, itanong na uli kay kaibigan nating Google. Doon yung mga specific na kung paano. Hindi natin pwedeng napakahaba nun in detail dito. Framework lang po sa atin, idea. So kaya po huwag kayong magbibiro dito sa internet. Kung sa inaakala nyo na hindi ho ma-detect, nalalaman po yan. Lalo na pag lumaki yung crime at sensational at trabaho kayo. Wala kayong kawala. So, bonus. Pangalawa, paano mo malalaman yung taong hinahanap mo kahit hindi mo naman tinatanong? Oh, sasabihin ko na, ito na. Sa mga nakakilala sa akin at hindi alam ito, congratulations. Matalino na rin kayong gaya ko. Ito po, gumagamit ka ba ng Facebook? May Facebook ka ba? Mayroon, di ba? Updated ba yung cellphone mo? Ito, dyan po sa cellphone, may tinatawag dyan na GPS. Globe Positioning System. Or, in short, location. Locator. Yung locator po yan, pag naka-on yan, at ang hinahanap mong tao, naka-on din ang GPS niya. Sa nerve reference po, makikita yan. Sinasabi ng nerve reference, kung gaano kalayo yung distance mo sa hinahanap mo. At may lugar pa. Di ba? Sa mga hinahanap natin, hinahanap kong nasaan ka? Nasa ako? Nandito ako sa malayo.
OMG, kailan ba nalipat yung Pasay sa location ko? 2 kilometers na lang. Hindi ko alam. Yun. Hindi po tayo aware sa ginagamit nating gadgets. Updated po yan at may GPS. Kung ayaw nyong malocate, take note, patayin yung GPS nyo. Huwag kayong gumamit ng internet. Yun, no record. Diba? Palitan nyo yung cellphone nyo ng keypad. Keypad lang. Medyo mahihirapan sila mag-raise. Pero meron pa rin paraan, pero masyado ng malalim yun. Ito lang po kasi ang napakadaling paraan sa ngayon na alam nating accessible at libre. Okay. Bonus po, sa susunod nating video, abangan nyo po ang 5 mag-comment, maunang mag-comment nito sa ating channel. Isa-shoutout po natin. Ito po, may listahan tayo para hindi makalimutan. Huwag nyo na pong pansinin yung nasa paligid ko. Katanong pangit na. Pansinin nyo lang yung ideas na binibigay si Framework. Okay, maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong criminalistic achievers.